hindi niya mapigilang magkamot. Tamang problema na po ako sa allergy ko po kasi ang tagal-tagal na pong nangangate po yung ito pong mga sa balat ko, pati rin po sa tuod ko. Eh, sobrang kate po kasi hindi, nahihirapan din po akong makakilos pag lagi po ako nagkakamot. Bukod pa rito, malimitin daw siyang bumahing at sipunin. Maari naman ang allergy in the form ng respiratory allergies, no? Yung hika, asthma, kasama yun dun sa mga allergies. Or yung iba na nagkakaroon ng problema sa ilong, yung pagbabahing sa umaga, pag-uubo, pangangati ng ilong, pangangati ng mata, lahat yan, posibleng dahil sa allergies yan. 6 na taon pa lang daw si Stephen na magsimulang umatake ang kanyang allergy. Doble kalbaryo ng araw sa bata sa tuwing mainit ang panahon, lalo pat sa mga pagkakataong ito raw, matinding umatake ang pangangati ng kanyang balat. Dahil nga raw sa kanyang kondisyon, minsan na rin nagdesisyon si Stephen noon na tumigil sa pag-aaral, lalo pat nararanasan niya raw makutya. Parang wala na po akong confidence sa sarili ko, kaya hindi ako gano'ng nakikipag-usap sa iba. Kasi nahihirapan din po ako, hindi lang po sa panlabas na itsura nito, pero sobrang kate din po kasi. Para matugunan ang kanyang pangangailangan medikal, sa loob ng 5 taon, sumailalim si Stephen sa immunotherapy kung saan tinuturukan siya ng antihistamine injection 2 beses isang buwan. Pero natapos na nga raw ang kanyang gamutan, hindi pa rin daw ito tuluyang nasosolusyonan. Ngayon, para pansamantalang maibsan ang pangangati ng kanyang balat, pinapahiran niya ito ng espesyal na lotion at umiinom din siya ng mga anti-allergy drugs. Parang nawawalan po ako ng pag-asa minsan. Kasi parang wala pong nangyayari sa mga gamot ko pong iniinom, sa mga pinapahid ko rin po. Para matulungan si Stephen na matignan ng spesyalista at maresetahan ng mas angkop na gamot, nitong nakaraang linggo, dinala namin siya kay Dr. Casala, isang allergologist o espesyalista sa allergy at miyembro ng Philippine Society of Allergy, Asthma at Immunology. Dito nalaman na ang madalas na pagbahing at pagkakaroon ng sipon ni Stephen, bunga ng tinatawag na allergic rhinitis. Ang kanya namang allergy sa balat, tinatawag na atopic dermatitis. Bagamat malalang kaso raw ang kay Stephen, maaari naman daw makontrol ang pamumula at pangangati ng balat ng binatilyo, lalo na kung magkakaroon siya ng disiplina sa sarili. Sa mga may ganitong kondisyon sa balat, uminom ng antihistamine medicine para mabawasan ang epekto ng allergy. Kasi yung histamine, yan ay isang chemical na laging lumalabas pag may allergy. Sa katawan yun, no? Yun ang nare-release ng katawan pag merong mga nag-a-allergy. So natural, ang pangkontra ng histamine, ng epekto ng histamine, ay isang antihistamine, no? So maraming antihistamine in the market, no? Pero maraming yung mga luma, medyo nakakaantok. No? Pero yung mga bago, aminado, hindi na masyado nakakaantok. Tsaka hindi na kailangan ganun kadalas bigay. Iwasan din ang pagkain ng mga malalansa tulad ng manok at itlog, lalo pat makakalala pa ito sa pangangati ng balat. Huwag na huwag kakamutin ng madiin ang balat. Mainam na tapik-tapiking lang ito ng palad para maiwasang magsugat ang ating skin. Makatutulong din ang pagpahid dito ng betamethasone lotion at corticosteroid para mabawasan ang pag-alsa ng balat. Depende na rin siya sa rekomendasyon ng mga doktor. Ang kailangan talaga din ma-emphasize, ang allergies, hindi yan naku-cure. Hindi yan talaga nagagamot kompletong-kompleto. No? Kasi ang allergies, something na nasa loob talaga ng individual na prone na magkaroon ng allergies. No? Ang maaari nating magawa is makontrol natin ang allergies. No? Ngayon, kung na-control mo na yung allergies at hindi ka na na-expose dun sa mga may allergy ka, di hindi ka na masyadong lalabasan ng mga allergy sa balat o sa ilong o sa hika. No? Sa mga allergic naman, sa mga alikabok o dust mites, ugaliing magtakip ng ilong para hindi ito masinghot. Iwasan din ang paglapit sa mga mabalahibong hayop. Kapag nasinghot o pumasok kasi sa ating ilong ang mga balahibo nito, posibleng maging sanhi ng pagkati ng ilong at pagbahing.